Guys, welcome to my channel. Today, we are on our way to Marikina dito sa Bud's Car Parts and Accessories. Magpapakabit tayo ng X-Film Ceramic Tint dito sa ating bagong Ford Ranger Raptor. Kahit malayo ito sa amin, pinupuntahan ko talaga kasi maganda yung service nila. Ang shop nila dito sa Marikina is along Flamingo Street. So madali lang makita sa Waze. I-type nyo lang Bud's Car Parts and Accessories at lalabas na yon dun sa Waze app. By appointment sila. So bago kayo pumunta, kailangan nyo munang tawagan para ma-accommodate kayo. Kasi marami silang nakaschedule na kakabitan ng tint, kaya kailangan magpa-schedule din kayo. In my case, 7:30 ang appointment ko, kaya nung dumating ako dito, sarado pa sila, kaya hinintay ko silang magbukas. Ito nga pala yung logo ng Bud's Car Parts and Accessories. Mabait ang may-ari niyan, si JM, at saka yung kapatid niya na si Jack. Aside from installation of tint, nagsi-ceramic coating din sila at saka nagkakabit din sila ng PPF. And also known sila na nagpe-facelift ng mga Vios and they also do oil change. So yan, nag-open na at ako yung pinakaunang customer. Aside from the services na sinabi ko, marami din silang car accessories dito. Pwede yung mga ilaw, yung mga busina, at meron ding big brake kit. Nag-i-import sila ng mga accessories from abroad. Kaya kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang sila kung meron sila ng mga hinahanap nyo. Meron silang Facebook page, so nandun yung telephone number para matawagan nyo. Okay, ipapasok na natin itong ating Raptor dito sa kanilang tint room para makabitan na ng tint. Ang maganda dito, air-conditioned yung tint room. So sigurado, malinis yung paligid. Kasi ang iniiwasan natin sa pagkakabit ng tint, yung pumasok yung alikabok. Kaya ang tip ko, huwag kayo magpapakabit ng tint doon sa mga tabi-tabi lang. Kasi siguradong papasukin ng alikabok yung inyong tint. So hindi magandang kalalabasan. Dito meron silang tint room na air condition. So ang ipapakabit natin yung X-Film Ceramic Tint. Bali yung Elite Series. Ang ipapakabit ko, medium doon sa windshield, tsaka doon sa passenger, tsaka driver side. Tapos super dark doon sa rear door at tsaka doon sa pinakalikod. So ang maganda dito, binabalutan nila yung mga door panels para hindi mabasa. Kasi mag-i-spray sila ng shampoo. At kapag ka hindi mo kinover yung mga door panels, tsaka yung dashboard, magkakaroon ng mancha yan. Yun ang ating iniiwasan. Kaya dito, binabalutan nila ng plastic yung door panels. And then, dun sa labas, meron din silang binabalot na parang cloth para hindi naman din magdumi yung outside na body. So, ganyan ang itsura ng mga door panels kapag ka meron ng takip na plastic. So, hindi na siya mababasa. And then yung hood, kinokoveran din kasi pwede rin matalsikan yun ng mga shampoo. So, ganyan ang dapat na preparation para makapaglagay ka properly ng tint at the same time, maprotektahan yung sasakyan mo. Yung upuan nga pala, binabalutan din nila ng plastic para hindi rin madamage. Especially ito, bagong-bago itong Raptor ko, ayoko na mababasa siya at mamamantsahan. Okay, after na mabalutan, ready na mag-install sila ng tint. And yung manibela, kailangan ding balutan para hindi rin ma-damage. By the way, gumagamit din sila ng ilaw para mag-guide yung nagkakat ng tint. Especially, super dark itong pinapakabit ko dito sa likod. So, madilim talaga siya. So, para may guide yung installer kung saan niya ikakat yung tint, merong ilaw para maliwanag. Gaya dito, may nakalitaw na connection dun sa defogger. So, kailangan niyang mag-cut precisely para tumama doon sa iniiwasan niya na surface. So, kung walang ilaw, parang tantsahan lang yan. So, hindi mo maieksakto yung butas doon.
yan ang sinasabi ko na connection doon sa defogger. So, kailangan yung tint merong butas para lumusot doon sa connection, para flat yung tint. So, nakakatulong yung ilaw para eksakto niyang makat yung tint. So, yan na. Maliwanag na maliwanag yung ilaw. So, yung pagkakat ng tint is precise. So, yan. Yung butas ng tint, sakto doon sa connection ng defogger. Yan, kinakabitan nila yung tint doon sa rear glass saka yung sa side windows. Ang maganda dito, tulong-tulong yung installer na mga expert kasi matagal na sila dito. Actually, nung una ako nagpakabit dito 3 years ago, sila pa rin yung nagkakabit. So, ibig sabihin, matagal na sila dito. So, expert na sila sa pagkakabit ng tint. Hindi yung paiba-iba yung mga nagkakabit. So, yan. After makat ka nila yung tint, kinakabit na nila para eksaktong-eksakto doon sa salamin. And then, meron namang isa na nagkakabit naman dito sa windshield. Ito yung pinakamahirap na parte kasi nakakurve yung windshield eh. So, kailangan niyang gamitan ng heat gun para lumapat doon sa windshield para tama yung pagka-form niya. So, para hindi mabasa yung dashboard, binabalutan din nila ng parang towel kasi dyan sila mag-i-spray again ng shampoo, madami yon. So mababasa yung dashboard, so kailangan talaga takpan. Especially itong Raptor, meron siyang parang Alcantara part dito sa dashboard. Pag nabasa yon, magmamantya yon. So kailangan talagang takpan mabuti itong dashboard. At saka yung shampoo, kapag in-spray mo dun sa windshield, syempre bababa yun dun sa lower portion. And to secure that, para ma-absorb yung water, naglalagay sila nung parang rope na absorbent palibot ng windshield para siya yung sasalo ng water. Yan, ganyan. Sinisiksik niya itong rope na absorbent doon sa lower portion ng windshield hanggang dun sa left side. Yan, okay na. Nailagay na niya yung rope. Kapag bago, merong DENR sticker. Kailangan tanggalin yan kasi pag hindi mo tinanggal, matatakpan niya ng tin. Nag-spray na siya ng shampoo. Kita mo, daming ini-spray nila. So, kung walang takip yan, basang-basa yung dashboard mo. And finally, kakabit na nila yung tin sa windshield. Dapat yung buong windshield merong tin. Para mas maganda yung heat rejection kasi covered yung buong windshield. Ayan, tapos na. Nagkaroon ngayon ng contrast yung white body dun sa black tint. Kaya maganda na siyang tingnan ngayon. I was also thinking maglagay ng clear tint. Pero sa tingin ko, mas bagay yung dark tint dito sa Raptor. Ang kagandahan dito sa ceramic tint, mas malinaw siya kaysa dun sa metallic base na tint. Okay, tapos na tayo. So, ilalabas na natin. Ang tanong, magkano ang pakabit ng tint? Bali, yung sa Elite Series na pinakabit ko is 9,000 pesos. While yung Premium Series is 6,500 pesos. So, yung Elite Series, mas mahal siya ng 2,500 pesos. Okay, labas na tayo. Tapos na yung pagkakabit ng X-Film Ceramic Tint. So, nagpaalam na ako para umuwi na. It took them 2 hours to install the tint. But then, nung paalis na ako, tinawag ako ni Jack. Sabi, ibalik mo, kailangan nating hugasan yung sasakyan mo. Kasi nagkaroon ng dumihan kasi na-sprayan din sa labas ng shampoo. Well, that's an example of a good customer service. Kung sa iba-iba, pababayaan ka na lang na madumi. Total, na ikabit na yung tint mo eh. Dito, gusto nila na satisfied ka. Yun, nag-spray sila sa body ng tubig para matanggal yung residue ng mga sabon at saka yung mga dumi. And then yung interior, wipe off din ng clean microfiber towels para mas malinis. So, yun, tapos na siya. Ito ang itsura niya sa side view. So, dark yung sides, tapos medium yung sa windshield. Makita nyo, medyo lighter ng konti doon sa may passenger side. Pero pag sa labas siya na tinamaan ng araw, parang magiging dark na rin siya. Parang isang shade na rin lang siya. Ito, pag ipinark natin sa arawan,
Ganito ang magiging itsura niya. For me, okay yung ganitong setup. Medium doon sa windshield at medium din doon sa two front windows. Para hindi masyadong madilim kapag tumitingin ka sa side mirrors, especially kapag kagabi. Ayan, as you can see, mukha pa ding super dark yung buong side mo pag nasa labas ka. So it's already dark tingnan outside. But when you're inside the car, ganito ang itsura niya. It's clear from the inside. Pero sa labas, hindi ka naman kita. So, yan, ganyan ang itsura niya dito sa passenger side. At ganito naman yung view sa likod. Despite na naka super dark yung shade niya, maliwanag pa rin from the inside. But if you compare with the super dark ng ibang brands, okay na ito. Hindi ko lang pinakabit yung super dark dito sa two front doors para mas maliwanag siya. Subok ko na yung tint na ito. Ito yung nakakabit sa aking Montero Sport. So for the last 3 years, hindi nagbabago yung quality niya. Itong X-Film Ceramic Tint Lip Series, ito yung pinakabago nila. It provides 10% higher TSER or Total Solar Energy Rejection and 5% higher IRR or Infrared Rejection Rate. Although, at a higher cost ito. Kung gusto mo naman ng mas affordable, meron sila ng premium series. It's still the best in the market compared mo dun sa mga dyed, carbon, or metallized tint at affordable cost. And by the way, regarding the warranty, yung Elite series meron siyang 12 years coverage, while yung premium series has 5 year coverage. Okay, hanggang dito na lang. So kung kailangan nyo magpatint, highly recommended ko itong Buds Car Parts and Accessories dito sa Marikina City. Nandiyan naman yung contact number, nilagay ko na, pat ilalagay ko din doon sa description below para meron kayong reference. All right, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye.